So, what is sa mga ka-youngsters mo ngayon, nakikita nyo nag-vlog ako. Pero, I'm vlogging here sa car. Kasi nga, nabura yung unang video eh, kasi may tumawag. So, as I said, ang pag-usapan natin ngayon, kasi last time we talk about help, who to help, how to help, and is it really good to help. For now's video, I want to connect it. So recently nga, marami ng toxic things na nangyayari na hindi naman natin kontrolado. Alam natin na kung si 2020 ay isang tao, hindi rin naman niya gusto yung mga pangyayari na nangyayari. Puro pangyayari yan. Diba? Kasi ang buhay natin ngayon ay hindi na naman natin alam kung what will happen, when will it happen, and why would it happen. Those whys, those W's, those questions, masasagot lang yon after mangyari ng mga bagay-bagay. Pero during or before, hindi natin alam yon. Because at the end of the day, ang nakakaalam lang naman yan, walang iba kundi ang ating iisang Diyos sa taas. Siya na naman ang nakakaalam nun. Kaya siguro this video is about connecting it to the things that is happening around us today. So recently nga lang, ang daming natural phenomenon na hindi naman natin kontrolado. Like for example, yung pagputok ng bulkan sa Patangas, Tagaytay. And then, namatay yung isang legendary basketball. Hindi naman natin hawak yun eh. Hindi rin naman ginusto yun ng mga taong yun eh. Tapos, yun nga, parang kailan lang namatay din si Emmanuel Nimedes at a very young age of his career. Marami pa sana siyang mararating, pero hindi natin alam yun eh, kasi si Lord lang naman nakakaalam yun eh. Then recently, bago lang din, nakamatay lang ni Chadwick Boseman, tama ba if I pronounce it correctly, si Wakanda Forever, di ba? Si Wakanda Forever, he's inspiration talaga for me, kasi knowing his situation, he was diagnosed with cancer and yet he was able to still work. And ang pinaka hinangaan ko ay yung nagbibigay pa rin siya ng kasiyahan doon sa mga taong may sakit na katulad niya, ng mga bata. So yun yung mga ibang mga bagay na talagang mapapaisip ka, di ba? How he was able to do that kung siya mismo and may nagbabattle na may sarili na siyang laban, pero nagawa niya pa rin na magbigay inspirasyon doon sa mga taong, sa mga batang alam niya na mabibigyan niya ng inspirasyon. Helping is not about just giving financially. It's more, sometimes you just have to be there, yung presence mo. Lalo na kung ikaw naman ay malaking influencer. Malaking tulong na po yun. Then, continue tayo. Recently, parang 2 days ago, 3 days ago, si gusto mo yan! Gusto ko yan! He died. At bata pa rin. Diba? Sobrang bata. Na hindi natin ine-expect na mangyayari yun.
As in, di ba? Parang lahat sudden, lahat bigla. Walang may alam, si Lord lang. And yet we are here. Still lucky na buhay tayo. We are able to still do the things that we need to do. Instead of us being negative on the situation that is happening, instead of us of sharing anxiety of being negative, sabi ko doon sa isang Facebook post ko, bakit ba hindi na lang tayo maging masaya? Bakit hindi na lang tayo pwedeng mag-spread ng positivity? Kasi tulad ng nasabi ko earlier, may rason kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. At hindi natin alam kung ano ba ang rason ni Lord. Pero for me, kung I will analyze it, siguro yung time ni na Kobe, ni na Chadwick Boseman, time ni Lloyd Cadena, time ni Eman, ano bang meron sila in common? They are all people who inspire others through their crafts. Diba? Tulad nun. Si Chadwick Boseman, he is known as the Avenger Black Panther. Kaya nga, kahit na nahihirapan siya, kahit na meron siyang sakit, nagbibigay siya saya kasi ang role niya is isa siyang superhero. And being a superhero is not just saving lives. It's more of giving inspiration. Kobe Bryant, ano bang naging role ni Kobe sa basketball world? Diba? He is a 5-time champion. He is a very competitive guy. And he is really passionate dun sa kanyang craft. And he is also sharing his knowledge. Kasi nga, nung namatay siya, papunta siya sa training camp. Ganon din, si Eman Imedes. Ano ba meron kay Eman Imedes? His short films na talaga extraordinary. Kung mapapansin nyo yung mga comments ng ibang YouTuber kay Eman, talagang tinatawag nila na isang henyo si Eman. Kasi at his early age, talagang iba na yung pag-iisip niya eh. At yun yung pinangihinayangan natin. Ganon din si Lloyd Cadena. Si Lloyd Cadena eh talagang mahilig daw tumulong. Kasi yun talaga, mahilig siyang tumulong. Tapos yun nga, recently yung nanay niya binigyan niya ng bahay. So, to sum it all, lahat sila, they are spreading good vibes, they are spreading positivity in this earth, in our world. Bakit tayo, imbis na mag-share tayo ng experiences natin na maganda that would help others, that will inspire others, but kailangan pa nating sisihin? Why do we have to point fingers? What's the reason behind that one? Kailangan ba laging merong masisisi? Kailangan ba merong laging may kasalanan? Hindi ba pwedeng magtulungan? Kasi yung maliit na bagay na may tutulong mo, kapag yun ginawa mo at ginawa ng kapwa natin, malaking bagay na yun pag pinagsama-sama mo eh. Para yung pere, diba? Hindi ka naman magkakaroon ng 100 pesos kung wala kang piso. Hindi ka magkakaroon ng piso kung wala kang 25 cents. Hindi ka magkakaroon ng 25 cents kung wala kang 10 cents. Hindi ka magkakaroon ng 10 cents kung wala kang 5 cents. So yung mga maliliit na bagay, gawin natin kahit na maliit lang. Kasi sa atin, maliit lang yun. Pero sa ibang tao, malaki yun. Ang daming na-inspire doon sa mga taong nawala. Oo, malungkot, nawala sila. Pero hindi ko din masabi kung ano yung pwede nyong maramdaman. Pero one thing's for sure, mas magiging masaya sila kung alam nila na na-touch nila yung lives nyo.
Di ba? Kung alam nila na, uy, we are continuing their legacy dito sa mundong ito. So, siguro instead of us focusing on the bad side na uy, sayang bata pa, uy, sayang bata pa. For me, siguro masakit talaga yan, lalo na kung first hand kang kasama ng mga taong yun. Pero yung mga katao nga nakasama nila, mas pinili na maging okay sila. Mas pinili na... Teka lang, mabanti po ako kasi may atras eh. May lalabas. Yung mga tao yun, mas pinili nila na maging okay sila. Like for example, Chadwick Boseman. Yung mga nakasama ni Chadwick Boseman, nalulungkot sila, pero yung legacy ni Chadwick Boseman, di na nila makakalimutan at forever nila itetreasure yun. Ganon din si Kobe Bryant. Lalo na si Eman. Kasi I'm following Team Payaman eh. Yung vibes na binibigay ni Eman. Alam mo yun, lahat, di ba, masaya? Lahat alam nila yung gusto ni Eman na ganito. And yun yung ginagawa nila. Si Lloyd Cadena rin. Nakikita mo yung mga taong minsan na natulungan nila na talagang they are being grateful. So, tayo, instead of us bashing, praying na sana si ano na lang namatay, kasi ganyan, bata pa. Siguro pwede naman nating itigil na yun at mag-focus na tayo dun sa mabuti, dun sa maganda. Kasi masyado ng magulo ang mundo natin para magdagdag pa tayo ng kaguluhan. So, yun lang naman ang gusto kong i-share ngayon dito sa aking vlog na ito, na dapat marunong tayong makita yung mga magagandang bagay kaysa puro pangit na lang ng puro pangit ang nakikita natin. So, I guess magpa-park muna ako. Papost ko muna siya. Wait lang ah. So, yun mga youngsters, naka-park na ako. Kaya hindi na ako nakahihirapan. Paminsan, kanina nakita niyo na para aligaga ako. So, back to my topic. Alam ko na, i-vlog ko na ito dati, pero see the good in the bad. Kung malaki man yung pangit, naniniwala akong meron doon maliit na kabutihan. At doon tayo mag-focus. Let's not focus on the bad things that is happening to us. Kasi, pag doon tayo nag-focus, how can we move forward? Paano tayo kikilos? Alam ko mahirap gawin. Pero yun din ang may share ko sa inyo. Tulad ng mga na-share ko dati sa mga past vlogs ko. Hindi madali ang buhay. Tulad ng sinabi ko doon sa huling video ko. Marunong kang tumanggap ng biyaya, dapat marunong ka rin tumanggap ng pagsubok. Kasi doon tayo natututo eh. We learn from our mistakes. We don't learn from our don't learn from our in Tagalog, hindi tayo natututo sa mga pagkapanalo natin, diba? Paano naging champion si Kobe? Sorry ah, ilang beses nang natalo sa finals, and that is his motivation. Si Eman, bago yung naging Eman ni Medes yan, ilang pagsubok ang pinagdaanan niya. Ganon din si Wakanda Forever. Hindi naman agad-agad. Success is not measured. Hindi mo makukuha yun na overnight. There's a step na kailangan mong hakbangan. Si Lloyd Cadena rin. It took him how many years? Yung dalawa OG. OG sila eh. Original sila eh. Diba sila yung mga naunang vlogger dito sa Pilipinas. At sila rin sa mga vlog nila, sasabihin nila na hindi naging madali ang journey nila. Pero it doesn't mean na kailangan nating sumuko. Tulad din sabi ni Kong, pagpatuloy natin, yung pagsubok, nandyan yan eh. Wala namang madali dito eh. Kailangan lang, alam natin,
focus tayo sa goal natin. Ganun din sincere sabi ng mga big YouTuber na influencer like Coach Mavs. Kahit na walang naniniwala sa iyo, pero ikaw alam mo na kaya mo, umbitawan. Kasi balang araw magbubunga 'yan. Nandito 'yan eh. Sabi rin sa akin nung maestro ng aking kapatid na pumano na matagal na rin. Namimiss ko na rin nga si Sir Smilia. All starts here eh. Attraction. This is your master eh. If dito pa lang suko na, wala na mangyayari sa iyo. So to end the video, gusto ko lang sabihin na let's not point fingers. Let's help each other. Ang pagtulong bibigay ng inspirasyon, hindi naman kailangan material na bagay lang. Kasi tayo may misinterpret natin na when we help, it's all about material things, giving money, giving things. Hindi. Sometimes what we need is just a simple reminder na kaya natin yan. Na balang araw marireach mo rin yung mga goals and aspirations mo in life. At sabay-sabay tayo. Ako personally, sabi ko ano sa huling vlog ko, nagsisimula rin ako. Sobrang nagsisimula ako. And I know na hindi magiging madali, pero dahil alam ko na kung ano yung gusto ko, paghihirapan ko yun. So mga youngsters, I guess dito ko na lang din tatapusin itong aking vlog. And doon sa mga hindi pa nakakatikim ng aking adobo flakes, order na po kayo. I'll put the link below. And also, siguro I'm gonna put my number din para for others na hindi ko naman friend talaga na want to try the adobo flakes. So it's 150, one tub. It's good for 3 to 4 packs. So yun lang. Yung adobo flakes na po ngayon ay recipe pa ng aking lola na pinagpapatuloy namin kasi nga naisip ko lang na ba't hindi natin i-share yung recipe nyo kasi parang normal na yung mga adobo kasi kakaiba. Talagang kailangan ng oras at panahon. Siyempre, kasama na rin doon, kailangan natin kumita this time of pandemic since mahirap talagang buhay, sarado pa ang mga events. Pero tulad ng sinabi ko sa last vlog, I'm still happy. At least step by step, nagkakaroon tayo ng improvement dito sa ating buhay. So, yun lang mga kayaksters. Instead of pointing fingers, let's help each other. Yung maliit na tulong mo, pag pinagsama-sama yan, lalaki. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Patuloy nyo yung paglaban ang pangarap ninyo. At sabay-sabay tayo sa journey. Kung ano man ang maging mangyari, yung mga nakikinig sa akin, papakita ko rin sa inyo yung journey ko. Kasi sa totoo lang, parehas lang tayo. Kung feeling mo, mag-isa ka, hindi ka nag-angisa, nandito lang din ako. So, yun mga ka-youngsters. Sana ay meron ulit kayo natutunan ngayon and I hope you had a great day. Sana rin ay observe natin pa rin ang social distancing, continue to wear masks, and avoid muna yung mga gatherings. Tis-tis muna tayo, it's not for ourselves but also for others. Let's not be selfish in this time of pandemic. Yun lang. So I'm gonna see you soon and sana ay matupad mo pangarap mo. Simulan natin dahan-dahan, little steps. So mga youngsters, goodbye, God bless, see ya.